natin punta ang natin ay mga tradisyon na ginagawa ng mga Katolikong Pilipino. Hindi po 'yan topic natin, may dagdag pa huyan. Topic natin, may dagdag pa huyan. Na hindi turo ng simbahan. Nagulat kayo, no? Akala niyo mga tradisyon ng kaugalian na ginagawa ng Pinoy na Katoliko. Period, hindi po. Tuloy natin, na hindi turo ng simbahan. Hindi turo ng simbahan. Hindi turo ng simbahan. Ang karamihan ng mga tradisyon na nakasanayan po natin sa buhay natin. So, mga nanonood po, kung may reklamo po kayo, i-PM na lang po ninyo ako sa aking Facebook account. Ayan. So, ano po yung mga tradisyon na yan? Makikita po natin maraming huyan. So, dire-diretso na po tayo. Isang po natin tayo. In other words, ang title po natin, ang topic po natin ay mga tradisyon na ginagawa ng mga Katolikong talulan ng Pilipino. Lalo-lalo na hindi turo ng simbahan. Wala po, maraming mga Pilipino ang tanggap na ang naman ng paniniwala tradisyon na sa katunayan, hindi pala turo ng simbahan. Alam mo natin yan, marami pong nakaupo dito na may edad na. Nung sa kabataan ngayon, iba na po. High-tech pa rin ang kanilang mga ginagawang mga occultic practices. Kaya ito ay mga gawain may kinalalaman sa pamahiin, utong o demonic activity. Hindi naman kayo natatakot, no? Mga alagad kayo ng ating Panginoon Diyos, eh, diba? If God is with you, who can be against you, diba? Kaya, bakit pinaniniwalaan? Magandang tanong yun. Bakit pinaniniwalaan? Kasi nga po, unang-una, tradisyon at ugali na mana, na ibig sabihin, madalas ay naririnig natin na sabi ng matatanda. At meron po tayong kultura na bilang isang bata, dapat gumalang tayo sa mga nakatatanda, diba? Obey yung mga mas nakatatanda. Dahil sabi nila, hindi man lang natin ilalam kung turo nga ng simbahan at ng katekismo. Sabi ng matatanda. Bakit parang natatawa yung mga matatanda? Ayan. Pero turo ba ng simbahan ang mga sinasabi nila? Eh baka mamaya mas tinuturo pa nila. Sabihin po natin, baka mamaya mas nakikita natin silang laging lasing. Lagi nagchichismis. Magsisimba once in a lifetime. Kaya, unang-unang pinakamadalas na itinuturo ng matanda. Ano kaya yan? Pag naglalakad ka. Para may tunog yan na kanta eh. Yan naman po ang verso ng Pilipino. Tabi-tabi po. O meron po yung mga sister, nagpapas-forward ka na. Tabi-tabi po! Naku po, minsan kahit madre may ganyan. May kausap nga ako pare sa San Bayon. Kalimutan ko na eh. Mindoro, San Jose Mindoro. Habang naglalakad doon sa likod ng kanyang simbahan. Tabi-tabi po. Nagbibigay kami ng LSS noon. Ano bang ibig sabihin ng tabi-tabi po? Excuse me or may I pass? Mga salitang patukoy sa mga espiritong laman lupa. Puno! Damuhan at sa modern times! Kahit po sa panahon natin ngayon, mga gusali o buildings. Napansin ko yun, minsan may kasama ako, pumasok kami ng napakalaking building. Na ang dilim-dilim sa loob sa atin. Sabi ko, sino kausap mo? Eh, baka may mga ato dyan eh. Hayaan mo sila. Sabi ko, ikarismatiko ko siya. O, malaking bahay at mga tulay, pati tulay ha. Mga baliti tree, madalas yan. Antilles or nuno. Ayan po yung nuno, sinasabi mo sis. Ito ay pagbibigay respeto daw sa mga espiritu at sa mga mystical creatures. Bakit mo re-respetuhin ang masasamang espiritu? Kalaban nga ho yun. Yan. Usong-usurin. Usong-usong pag mga matatanda ang kasama ko, pupunta kami halimbawa sa mga resort. Tapos ang daming puno. Papasyal ako. Huy! Huwag kang pupunta dyan. Bakit po? Baka manuno ka. Tagal-tagal ko nang ginagawa yun, tapos manuno. Ayan, duwende. Siya ang salarin ng nuno. Galing saan? Sa mga anthills. And scientifically speaking, pag binuksan mo yan, either termites o langgam mamakikita mo, hindi ito.
Marami yan, mga figurine. Marami yan, mga figurine. Alala ko, maliit pa ako, dinala ko ng tatay ko sa isang albularyo. Dinala ko ng tatay ko sa isang albularyo. Pagdating namin sa bahay, ano ko po, ang daming figurine ng mga nuno. Ang daming figurine ng mga duwende. Nuno. Mga duwende. Anong katabi? Figurine ng mga santo. Figurine ng mga santo. May pinasok na babae doon, inaapi. May pinasok na babae doon, ano, sinasapian. Kapag siya nahahanginan, parang nalulunod. Parang nalulunod. Hindi pa ako karismatik, kaya ako nakatingin din. Kaya ako nakatingin din. Ang paniniwalang ito tungkol sa nuno sa punso at yung mga tabi-tabi po, ang paniniwalang ito ay nagdudulot ng takot at kawalan ng tiwala sa Diyos. Take note po, especially po yung mga nasa online na ngayon lang siguro ito narinig. Turo po ng simbahan yan. Turo po ng simbahan yan. Huwag paniwalaan. Huwag paniwalaan. Because the duende, mga nuno spirits are actually evil spirits trying to mimic, ginagaya ang mga bagay-bagay na nagbibigay takot sa tao. Ako sa probinsya ang dami niyan. Pag itong binigay kong topic sa probinsya, kaya nga po Tagalog yung aking outline. Sigurado yan, pagkatapos ko mag-talk, ang dami kong kaaway. Ewan ko kung makakalabas pa ako ng parokya ng buhay. Yan. Huwag ka magtuturo! Alam niyo, nagba-mountain climbing ako, di ba? Isa pa pumakit mo ng bundok, ang binin ng guide. Huwag kayong maingay doon, huwag kayong magturo na magturo. Sabi ko sa isip, basta baka manuno tayo. Mag-opening prayer tayo, tapos manununo. Opening prayer ka pa kung wala kang tiwala sa Diyos. Baka manuno. Ang ibig sabihin po ng manuno is either ma-cursed ka or sumpain. Pero sa Bible po, but suppose, sabi ni Jesus, I drive out demons by the finger of God, would not this mean that the kingdom of God has come upon you? Luke chapter 11 verse 20. Finger of God, turo. Kaya naalala ko yung severed and attend ko sa demonology. Father, sino ba nagbigay nun? Father Rodel Aligan. Sabi niya pag casting out, use the finger. Casting out yun ha. Kaya minsan makakita mo ibang speaker pag nagka-casting out. Cast out in the name of Jesus. Hindi nakatasang kamay. Hindi palad. Kaya pinagbabawal yun turo kasi alam ng demonyo ang daliri natin. Especially if you believe in God. At ikaw ay isang Catholic devout Christian. Lumayas ka sa dadaanan ko in the name of Jesus. Ewan ka magtuturo. Eh, paano ngayon sasabihin ko doon sa guide namin pag mamounting climbing kami? Doon tayo pupunta. Paano mo sasabihin yung pupuntahan mo? Nguso ang nakaturo. Doon tayo pupunta. Naku, magturo ako. Doon ba tayo pupunta sa may batis? Naku, boss, banal na batis yan. Pati batis naging banal. Lublob ka dyan, tanggal ang kasalan mo ng pitong taon. Dinaigpa ang sakramento ng kumpisal. Punta kayo sa Mount Banahaw, ganun. Lumublob ka, pitong taon ang iyong kasalan mahuhugas. Eh kung 60 ka na, 70 o 80, Edi 10 beses ka lumublob. Para 7 times 10, 70. May ganyan. Yeah, minsan mag-aalay pa ng pagkain. Mag-aalay ng pagkain sa sahig. Para sa mga nuno, sa mga duwende, para hindi rin sila guluhin. Altar ba rito may pagkain? Wala naman, awa ng Diyos. Minsan may pupuntahan ka mga bahay ng kaibigan mo, tingnan mo yung altar, minsan may pagkain. Balikan natin yan, ha? Ayan! Balikan natin yan, ha? Ayan!